Hello guys, narito na naman tayo. Ito po muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin po tayo sa ating Oisy Sarap Channel. Ngayong araw, tayo po ay gagawa ng bibingka. So, alam naman natin na panahon na ngayon ng simbang gabi, umpisa ng simbang gabi, pero siguro ma-upload ko to baka sa basta before matapos yung simbang gabi, ma-upload ko to kasi edit pa natin eh. Yung gagawin po nating bibingka, hindi yung ordinary na rice flour. Okay, then ang gagamitin natin, kasaba, bibingka po yung gagamitin natin ngayon sa halip na rice flour. Pero bago po tayo magpatuloy, gusto ko lamang pong mag-shout out dun sa mga nag-comment sa atin dito na talaga namang lubos ang aking pagpapasalamat. Kay Saito Maricel, hello sis, maraming salamat talaga, lagi kang nandyan. Sa mga uploads ko, lagi ka talagang nasa comment section. Thank you so much. Then kay Josefina Sidon, kay Yoshi, Mr. Yoshi Yuki. So Japanese ito. Kay Daisy Watanabe. Ganun din kay Miles Channel. Then ito talaga kilalang kilala ko ito, matagal na nating subscriber ito. So kay Rock Dauming. So nandiyan siya palagi. Maraming salamat talaga. Then, kay, ito may bago tayong subscriber, nagpakilala siya sa atin, talaga naman tuwan-tuwa ako. Kay Jen Cuenca. Okay sis, maraming salamat. Talaga, kung alam mo lang kung paano ko natutuwa. Then, ito, medyo meron akong makakatuwang memory dito kay Villa Quintana. Kasi nung nag-comment siya, sinagot ko, sabi ko, thank you sis. Sabi niya sa akin, lalaki po ako. So, akala ko kasi ano yung babae, Villa Quintana, yung pala, parang akalang niya yun. Okay, maraming salamat sa inyong lahat at tumpa sa iba pang mga nag-tsatsaga na talaga namang hindi nagsasawa na manood ng mga sinishare nating recipe. Ako po ay talagang nagpapasalamat. Siguro may mga time na pwede tayong mag-live stream dito para naman masagot ko yung mga katanungan tungkol po dun sa mga cooking tips, katulad nung saan ba tayo bumibili dito sa ating location? Kasi talagang mahirap makakita sa ibang bansa. Katulad nung ubi powder, lye water, dahon ng saging, at iba-iba pa na kakailanganin natin sa pagluluto. Okay, medyo mapapahaba na itong ating kwentuhan, kaya mag-start na tayo para hindi tayo magtagal. So, madali lang naman itong bibingka na to. Mabilis lang gawin ito. At ito po mga kailangan natin, mayroon po tayo ditong grated kasaba. Ito po ay frozen. Frozen kasaba po ang gagamitin natin dito kasi mahirap talaga makatagpo dito ng yun talagang fresh na kasaba. At kakailanganin po natin dito ng ito o tatlong raw eggs, tatlong itlog. So then, kailangan din natin ng coconut milk, fresh milk, granulated sugar, butter, then meron tayo ditong vanilla extract, salt, at dito po sa ating pang-topping dito sa ating bibingkang kasaba, meron po tayo ditong fresh grated coconut. So ito yung niyog, kinudkod natin. So nakakuha tayo ng fresh na grated coconut. So ito, minsan kasi nakakachem po tayo, may tinitinda dyan sa labas. Then, grated cheese. At sa pantopping natin, kailangan din po natin ito. So, ito siguro, hindi ito Philippine. Ito Philippine. So, isa lang. Ito gagamitin natin. Nag-iisa lang siya. Okay, so ngayon, ito po ang mga kailangan natin sa paggawa po natin itong ating bibingkang kasaba. Okay, umpisa na po natin. Kasi para tuloy-tuloy yung trabaho natin, itabi natin itong mga ito para mas mabilis yung trabaho kasi na-prepare ko na siya lahat. Ang gagawin po natin, paghahalu-haluin lang naman natin ito. So, narito yung ating, itong butter, ito yung softened butter. Malamig kasi dito sa Tokyo ngayon, winter kasi kaya nagbubuo-buo itong mga ingredients natin tulad ng butter at saka yung coconut milk. Okay, then ngayon mag-start na tayo.
Ito na naman, talagang ang laki ng pakinabang ko dito. Yan o, bigay sa akin ito ng aking desi friend. Hello, Veron. Thank you, Betty. Ito sa binigay mo sa akin. Talagang lagi kong ginagamit. Okay, so ang gagawin natin dito, so itong coconut milk, ilalagay po natin dito sa ating grated kasaba. Na i-prepare ko na siya kasi pinakita ko lang sa inyo yung grated kasaba. Meron pa tayong isa. So, pwede pa natin gawin isa pang sigang ito. So, gagawa tayo ng dalawang sigang dito. So, unahin muna natin itong isa. Okay. So, pagsasama-samahin lang natin yan. Lagay na rin natin itong fresh milk. Itong sugar. Ang wala lang po dito yung baking powder. Hindi natin kailangan ng baking powder dito kasi kamuting kahoy naman ito. Hindi natin kakailanganin yun kasi kahit hindi yan masyadong umalsa, pero aalsa yan. Kasi yung, siyempre yung rice flour, kailangan talaga yun, paalsahin eh. Ito kahit hindi kasi umalsa ito, masarap ito eh. Ganyan yung ating itlog. Ayaw mabasag. Okay. Isa-isa lang. So, mas palagay ko, mas kailangan natin itong wild whisk. Okay. I-break natin yung itlog. Ay, nako. Accident, ha? Okay. Okay, isa-isa lang. Tatlo yung itlog, eh. Isa pa. Okay. Pagsasama-samahin lang natin ito. Then, dito po, ilagay natin itong melted butter. So, ang hirap nito eh. Nagbuo yung butter. Tayo ng spoon. So, melted ito eh. Nagbuo siya eh. Pagka winter eh, nagbubuo yung mga butter at saka yung ano, yung gata. Ayan. So, haluin lang natin ito. Tuloy natin. Ako, muntik natin makalimutan itong salt. Lagay natin. Vanilla extract. Okay. Mix natin mabuti yan. Ito lang naman importante dito eh. Then, tapos itong grated cheese, huwag natin ilagay lahat. Kalahati lang. Okay, kasi ito pantapping yung iba. Okay, haluin natin. Okay, then ngayon, kung natatabangan kayo, pwede kayo mag-add ng sugar, pero ako kasi, tama na ito kasi bibingkay ito eh. Hindi naman ito yung cassava cake, wala po itong topping o creamy topping. So, talagang ang gagawin natin dito, yung bibingka, yun talagang luto ng bibingka. Then ngayon, okay na itong ating mixture. Ang importante lang, mahalo nating mabuti ito. Then, dito ngayon, dito natin ibe-bake. So, ito kasi nilagyan, nakumawa. Nilagyan ko lang siya ng ano kasi yung, wala tayong dahon ng saging. Dapat dahon ng saging eh, hindi po tayo makabili. So, pwede tayong umorder sa online sa mga Asian Philippine store. Kaya lang, pwede na siguro ito. Ang ginawa natin dito, nirab lang natin ng butter. Yan o.
para nun di siya dumikit. So, nirap ko na siya. Then, dito po, lagay natin itong ating bibingka. Ibe-bake po natin ito sa 190 Celsius. Ipainit natin yung oven. So, ayan. Iniinit ko na siya, 190 Celsius. For the first 15 minutes, hahanguin natin ito. Kasi, lalagyan po natin ang topping. Kasi, kaya natin gagawin yon. Hintayin lang natin na mag-firm itong pinakatap na to. Kasi, pag hindi siya nag-firm, lulubog yung itlog at saka yung cheese pag nilagay natin. Kaya, dapat medyo pa mag-firm muna siya. Okay, then ngayon, ibe-bake po natin ito. Maghintay tayo ng 15 minutes, hahanguin natin at lalagyan po natin ng topping dun sa pinaka-top. Then after that, ibe-bake uli natin at doon ay kukumpletohin na natin ang pagluluto dito sa ating bibingka. Okay, ngayon, pagkaraan ng halos 20 minutes nating na i-bake ito, i-check muna natin. Hanguin muna natin dito sa oven. So, ayan, yung pinaka-top niya, medyo buo na. Yung loob, hilaw pa yan. Kaya ang gagawin natin, before tuluyan siyang maluto, so, meron tayo dito yung salted eggs at saka itong grated cheese. So, ang gagawin natin, lagyan natin dito sa pinaka-top. Galing naman itong salted eggs na to. Nag-o-oil siya, oh. Then dito, itong grated cheese. Kasi yung loob medyo basa pa yun eh. Kaya before tuluyan na maluto, itong bibingka. So, lagyan natin ito. Okay, so nilagay na natin lahat. Then ito po, ibabalik natin ngayon ito sa oven. Then, hihintayin na natin siyang maluto. Siguro mga nasa 30 minutes pa ito. Okay? Okay, then ngayon, siguradong luto na itong ating bibingka. So, hanguin na natin. Oh, ito na kinalabasan. Ito na yung bibingka natin. So, para siguradong makasigurado tayo. Yan o, malinis na itong ating skewer. So, ang gagawin natin dito, kasi meron tayo dito itong ating itong star margarine, ito lalagay ko dito kasi kaya lang ang tigas-tigas nito, hindi natin makuha siya kaya ang ginawa ko, so ito habang ibinibake ko itong bibingka, nilagay ko lang dito sa dun ba sa ibabaw ng oven, tapos lagay lang natin ganyan. Irab natin dito sa top, oh. Kasi itong star margarine, ito yung nakagis na natin. Nilalagay sa bibingka. Okay. So, gagawin natin dito, palamigin muna natin. Then, pag nag-cool down na siya, slice natin. At lagyan po natin ng fresh grated coconut sa pinaka-top
At pwede na po natin itong serve at kainin. Okay. So, ganito lang. At ngayon po, ito kinalabasan sa pagkakagawa po natin dito po sa ating bibingkang kasaba. Yan o, nilagyan lang natin ng fresh na grated coconut dyan sa pinakatap. Okay, transfer sa isang serving plate at pwede na po natin itong serve at kainin. Ang kasabayan niyan, ginger tea. Ito po oh, talagang lasang-lasang salabat. May nabibili kasi yan oh, syoga, ibig sabihin, luya yan, powdered. Then, pwede mong lagyan lang ng mainit na tubig at okay na. Okay, sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakagawa po natin dito po sa ating bibingkang kasaba. Marami pong salamat. Ito po muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin po tayo sa ating OIC Sarap Channel na bumabati po sa inyong lahat ng maligayang Pasko. At isama na rin po natin ang manigong bagong taon. Okay, marami pong salamat. Thank you po. Bye!